Well, our first guest today is one of the most sought-after 2022 senatorial candidates. Sorsogon Governor and former Senator Francis Escudero has been included as a guest candidate in several senatorial slates. But is that really a good thing? Governor Escudero now joins us here on the program. Governor, good afternoon to you. Welcome to the program. Thanks for joining us today. Carmina, magandang hapon sa lahat ng televiewers natin. Magandang hapon at pagbati mula sa lalawigan ng Sorsogon. I just described you as one of the most sought-after senatorial candidates. What's your explanation for that? Why do you think they want you on their slate? Sa henerasyon natin, Carmina, kilala na natin ang personal na katrabaho, karamihan ng mga tumatakbo ngayon. At personal kong kilala, halos lahat ng tumatakbo at nakatrabaho na. Para sa akin, positibong aspeto yun, looking at it afterwards, dahil kung posibleng mag-aisa ang mga kandidato sa isa, dalawa o tatlong mga kandidato sa iba't ibang pwesto, baka posible rin mag-aisa sila pagkatapos ng eleksyon, sino man ang manalo. Dahil kailanganin nila ang tulong ng bawat isa. Hindi kakayanin, Carmina, ng isang presidente lamang, ng partido lang niya, ng grupo niya na harapin ang laki ng problemang dinala sa atin ng COVID. But what does that tell you? What does that tell the public, though, Governor, about your resolve, your principles, your agenda, given that you appear in several slates? At this point, you appear officially in Lacson, Pacquiao's, and Robredo slates. Pagpapatunay siguro, Carmina, na sa trabaho namin, nakita nilang makakatulong ako, sino man ang manalo sa kanila sa darating na halalan. Dagdag pa siguro doon, Carmina, sino mang nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pag-ampon sa kandidatura? Wala sigurong kandidato magsasabing ayoko at hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Pag sinabing i-adapt ka, ang sagot palagi doon, Carmina, ay pasasalamat. At yun ang ginawa ko sa lahat na nag-ampon ng kandidatura ko so far. Pinasalamatan ko lahat, both privately and publicly. Pasasalamat, pero nasaan po ang prinsipyo? Tanong ng ilan, Governor? Carmina, wala pa namang pagpapasya at desisyon. Karamihan sa ating mga botante, hindi pa rin naman nagpapasya kung sino ang iboboto nila. Sa totoo lang, lahat ng mga kandidato, wala pa namang inilalahad ng mga plataforma na siyang dapat basihan sa pagpili ng susunod nating magiging Pangulo. Sa mga nagdaang panahon, ako mismo nagpasya, mga bandang Pebrero o Enero na. Yung pinakahuli, maliban sa kandidatura ni Senator Grace po dahil sabay kami tumakbo, nung nakaraan sa pagkapangulo ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga January, February na ako nagpasya na siya ang suportahan at dalhin, bagaman kilala ko rin yung mga ibang tumatakbo. Sa ngayon, Carmina, sagot lamang sa mga katanungan ang binibigay ng mga presidential candidates mula sa media, mula sa publiko. Wala pa naman talaga naglalahad ng kumpletong plataforma kung saan sana doon natin ibase yung ating susuportan o iboboto sa darating na eleksyon. So nangangahulugan ba, Governor, nangangahulugan ba that in, you know, as we see things progress, that eventually you will drop out of their slates, given that you appear in several slates? Or this is it, that whether or not you agree with their platform, you still welcome being part of their slate? Yes, Carmina, and this has happened to me in the past. Kung maalala mo nung tumakbo ko, noong 2013, nasa linyada ako ni dating Pangulong Aquino, nasa linyada din ako ni dating Pangulong Estrada, kasama si Senator Grace. Sa kalagitan ng kampanya, nagpasya si dating Pangulong Estrada na ilaglag kami sa linyada nila. Ang kapasahan yon, Carmina, wala sa kamay ko, nasa kamay palagi nila. All right. Let's talk about your inclusion in the Robredo Pangilinan slate. What made you say yes to being included? Why not, Carmina? Again, sino mang nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pag-ampon ng kandidatura ko o sino mang tumatakbo, bakit mo hihindian? Dagdag pa nun, hindi may kakaila. Bagaman naglaban kami ni Vice President Robredo noong nagdaang eleksyon, tiga Bicol siya. Yung kanyang last name na Herona ay tiga dito sa Sorsogon mismo sa Bulan. Sa katunayan, Carmina, bibisita yata si Senate CM Vice President Robredo anytime this week sa aming lalawigan. At malamang magkikita kami sa pagbisita niya dito bilang ama ng lalawigan. But then we have to talk about her running mate,
Senator Francis Pangilinan. We know the history there. We know what happened when he just merely said noted to every single reservation after the elections. How were you able to go past that? I am constrained, Carmina, to say that I am a member of the NPC. Although the NPC has not yet decided which candidate to support, Senate President Soto is the chairman of the NPC. Although he has not yet convened a meeting to formally decide as a party who the party will support. That's what I told you initially when the interview began, that the NPC as a party has not yet decided. And usually they decide late too, sometime in March, sometime in April probably. That's when the NPC will decide. But the decision of the NPC, Carmina, can be either supporting a particular candidate or allowing the members to choose whom to support, given that there is no NPC presidential candidate, although there is an NPC vice presidential candidate. Mm-hmm. So is that how it goes, Governor, that you just have to learn how to compartmentalize things? In your path to the Senate, if you so win? I don't call it compartmentalizing, Carmina. I'd rather call it as a process that people have to go through, because at the end of the day, whomsoever will win, they will come from various and different parties, and they have to be able to work together, work with each other. In fact, even with those who even lost this will be losing this coming elections. We need the help of everyone in order to put our country forward again, given the pandemic and the crisis brought about by the pandemic. So the process, which encompasses only 90 days, is actually short compared to the 6 years that officials will be sitting in various positions, or 3 years for local posts. Mm. All right. Now, I just want to go back to an earlier question, Governor. You were spokesperson of the late Fernando Poe Jr. When he ran for the presidency. And we all know what happened there, right? It's still very vivid how Senator Francis Pangilinan there just took note of every single reservation. So again, my question, how are you able to go above that, beyond that, and find yourself included in the Robredo Pangilinan slate? Carmina, we don't have to agree on everything. We don't have to have a perfect relationship and agree on everything in order to be able to work together. It's quite possible, and it's not only possible, it's actually what's happening. You can work with other people in terms of things that you get along with and can work together, and you can also agree to disagree. That happens between husbands and wives, and that happens between parents and their children, more so between public servants and politicians and public officials. So let me go back to your inclusion in several slates now, Governor. Will you see whoever wins, right? The fact that they included you in their slate, tatanawin niyo ho ba yun na utang na loob? And how will this translate, if you so win, in the agenda that you will pursue at the Senate? Mula, Carmina, utang ko palagi anumang posisyon ko sa anumang pwesto sa bumoto sa akin at hindi bumoto sa akin. Tigi-tigi sa lahat ng boto. Ikaw isang boto, ako isang boto, si Vice President Robredo isang boto, Senator Pacquiao isang boto, Mayor Isko isang boto. That's the most that come election day they can actually give me. Ang utang na loob dapat ng lahat ng mananalo sa anumang eleksyon. Sa botante nila, sa constituents nila na naglagay sa kanila sa pwesto. Hindi sa kahit na sino pa man na automatic na kahit malina, pikit mata kang susunod. Kahit malina, lasasara mo ang bibig mo at mabubusa lang kahit hindi ka na magsasalita. I have never been like that in any of the positions I've held in government. I want to go back to when you ran for the vice presidency together with Senator Grace Poe. At that time, you included Nery Colmenares in your slate, correct? That is correct, Carmina. And what do you make of what is happening now to Nery Colmenares and the Bloc? His non-inclusion in the slate of Robredo and Pangilinan. I saw Nery's statement. He said he respects the decision of the vice president and that his group respects his non-inclusion in her slate. Kung sa kanya mismo ginagalang niya, walang rason para hindi ko rin galangin dahil hindi naman ako bahagi.
noong nagpasya kung sinong masasama at hindi masasama sa grupo. Pero sa paniniwala ko, tuloy ang kandidatura ni Mary at hindi siya mag-withdraw sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Hindi pa naman tapos na nabubuo lahat ng mga slate, Carmina. So, intayin natin itong mga susunod pang araw. I think there are about 2 more presidentiables or 3 more presidentiables that are yet to announce their senatorial slate. Why was it easy for you and Senator Grace Poe to include Attorney Colmenares in your slate then? Because our policy at that time was inclusion, to be able to include various persuasions so that we can come up with a platform and we can come up with a mode of governance that would encompass all the various sectors, even sometimes competing sectors. I think, Carmina, that's what you're seeing in some of the slates. Kaya di ba, nakikita mo, nagsama yung magkaaway dati, yung hindi magkasundo dati, and I won't mention names anymore. Simply because they wanted to include various persuasions and hope to bring to the table all of these different groups and persuasions to have a comprehensive, holistic approach to the problems being faced by our people and in our country. There were insinuations, Governor Escudero, that you carried the block then, and yet they campaigned for President Duterte on the ground. Can you confirm this? I'm not aware. I heard those allegations. Alam mo naman, pag politika, Carmina, masyadong manipis ang pasensya ng mga tao at masyadong sensitive. But that has never affected me. For sure, it's not 100%. For sure, there are some who carried their own beliefs. But I have no reason to doubt that they supported both of us, or majority at least, and the leaders supported us at that time. There's another presidential candidate that has yet to, as you said, announce their senatorial slate. That's Ferdinand Marcos Jr. Have you been in talks with him? Will you be included in his slate? That's his decision, Carmina. Yes, I've talked to him. I saw him at an occasion in Manila. And we had a good exchange with respect to what's going on, what he's doing. You have to understand, Carmina, we have a long relationship as well. Tumayo siyang ninong sa unang kasal ko noon. So, magkakilala kami, medyo matagal-tagal na. Yeah, and of course, your father was also one of his former, President Marcos, the late dictator's former ministers. Yes, Carmina, and also remember that I ran also against him in the last elections because he ran for vice president as well. So many are asking, what has he done for the country to even think of running for the presidency? Carmina, yung requirement ng presidency ay napaka-basic. Nakita ko nga sa TikTok na mas marami pang requirements ng security guard kaysa maging pangulo ng ating bansa. Maging ganun pa man, hindi para sa akin, Carmina, na magsalita sa ngalan o sa pangalan nila. Basta't nag-comply sila sa 5 requirements na tinatalaga ng saligang batas. Natural born citizen, at least 40 years old, able to read and write, registered voter, na resident of the Philippines. Iyon ang tinalaga ng saligang batas. At kung meron ka ng 5 yon, may karapatan kang tumakbo. Siguro, Carmina, masakit sa tenga ni Numan ang sabihin, anong karapatan mong tumakbo? And that applies to all those who are running. Purkit ba hindi nakapagtapos? Hindi pa naman karapatan na makapagtapos sa kolehiyo sa ating bansa. Hindi ka na pwedeng tumakbo at iyala yung sarili mo, presidente man o mayor o governor. Wala namang ganun. Sa dulo, kung ayaw mo talaga sa particular na kandidato, edi huwag mong iboto. At kung gusto naman siya ng ibang tao, edi hayaan mong iboto siya. Magbibilangan naman tayo pagdating ng araw ng eleksyon at malalaman natin kung sino ang sinuportahan ng mayuriya ng mga Pilipino na siyang magsisilbi bilang pangulo ng ating bansa. When I first ran for Congress in 1998, I was asked the very same question, Carmina. Anong karapatan mong tumakbo porkit anak ka lang ng tatay mo? Lahat tayo naniniwala ko may pwedeng ialok sa bayan, nakapag-aral man o hindi, nakapagtapos man o hindi, may karanasan man o hindi, bata man o matanda, basta qualified by age under the Constitution. And let the voters decide whom they will pick. Yung nakapag-aral, hindi naman mas magaling pumili ng susunod na presidente kumpara sa hindi nakapag-aral na butante. They both have one vote each still. You know, Governor, dadating ang panahon na kailangan kang tumaya.
And with your appearance in several slates, even if you haven't appeared on Bongbong Marcos's slate yet officially, how can you assure the public that you will stand with the people and that you will be true to your principles, whatever those are? At hindi yung marami kang amo at marami kang kailangang pagbigyan. Marami talaga akong amo, Carmina, dahil sambayan ng Pilipino ang amo ng sinumang halal na opisyal. Yun lamang ang tinuturing kong amo at nagagabayan ako palagi nun. I've been in politics and government service for the past 23 years, Carmina. And I don't think I've been accused of not having a position or not taking a stand, especially on important issues that face our people. In fact, in most of those issues, I was at the forefront, taking a particular side. I haven't been known for that. I am not like that. And surely, I will not be like that still. Again, sa dulo ang utang ng loob ng sinumang mananalo sa eleksyon, sa taong bayan na bumoto at naglagay sa kanila. Dahil mayaman man o mahirap, presidential candidate man o hindi, pangulo man o hindi, tigitigisang bote lang tayo pagdating ng eleksyon. Sorsogon Governor Francis Chis Escudero, thank you for joining us this afternoon. Appreciate you coming to the show. Take care and you keep safe. Thank you, Carmina, and keep safe as well. Thanks. Appreciate it.